Sa huling taon ng termino ni Pangulong Aquino, nagkalat pa rin ang mga balakid at hamon sa daan patungong Kapayapaan ayon sa ilang eksperto. Kaya naman daw malaking hamon pa rin para sa susunod na presidente na isulong ang pagkakaisa sa bansa at dapat umanong simulan ito sa mismo mga sangay ng gobyerno. Narito ang aking report. We are committed to a peaceful and just settlement of conflicts, inclusive of the interests of all. Kung kailan inakalang abot-anaw na ang Kapayapaan sa Mindanao? Dumanak muli ang dugong umunoy nag-iwan ng mantsa sa mga kamay ng Pangulo. Hinahanap pa yung hustisya para sa 44 na law enforcers natin na minasakir ng MILF. Pagluwabas lahat ng katotohanan, yung responsibility for the massacre, for the fiasco or tragedy, will be at the doorstep of the president. The president can always overturn the chain of command when needed. Kung wala mang chain of command, meron namang political accountability. Bagamat bumaba ang satisfaction rating ng ating Pangulo, nito pong huling public opinion surveys ay nanumbalik na rin po yun dun sa mga dating levels nito. Nagpapakita lang na patas naman po ang ating mga kababayan. Matapos sumiklab ang mamasapan o encounter, binatikos ang isinusulong na instrumento para sa kapayapaan, ang Bangsamoro Basic Law o BBL. Isinasantabi raw nito ang ibang grupo sa Mindanao, pabor sa MILF. Inclusive na nakinig sa lahat. Hindi inclusive in the sense na hindi naman sinali yung mga gusto ng iba. Malinaw yung mga indigenous peoples all these years, hindi naman nilagay sa draft. There's really a need for a thorough review of the entire process before all hell breaks loose. No? While there's still time to prevent armed conflict. Hanggang ngayon ay mayroong mga kalahok ng ang MNLF doon sa prosesong pangkapayapaan. At siguro magandang barometer ng inclusiveness nito ay yung pag-ani ng broad-based international support. Bago pa man ang insidente sa Mamasapano, bumaba ang pwesto ng Pilipinas sa Global Peace Index. Mula sa ika-129 na pwesto noong 2013, bumaba sa 134th place out of 162 countries ang Pilipinas noong nakaraang taon. Hinding-hindi ko sasayangin ang tiwalang ipinagkaloob ninyo sa akin. Sisiguraduhin ko na ganito rin ang adhikain ng aking kabinete. Pero makailang ulit nang napuna ang kahandaan ng Pangulo na ipagtanggol ang kanyang mga tauhan, madawit man ang ilan sa kanila sa kontrobersya. Sinasabi, dang matuwid pagkatapos yung gawa niya ay baliktad. Hindi niya pinapansin yung mga katiwalian ng kanyang mga kasama. So he has to be answerable for that. Grabe yung loyalty niya sa mga tao niya. Very personal loyalty, which as a rule is good, di ba? Pero minsan, kasi akong Pangulo ka, you have to make hard decisions. Sa lahat naman ng pagkakataon, inaalam niya kung ano ang tama at kung ano ang katotohanan. At naging patas naman po ang pagturing niya sa mga naglilingkod kasama niya. Sa huling taon ni Pinoy, malinaw daw na nagkalat pa ang mga balakid at hamon sa daan patungong Kapayapaan. Sa bawat pagkakataon naman ay sinisikap niya talagang gawin ang pinakamahusay na pwede niyang magawa. Ang pinakamalaking hamon ni Pangulo Aquino at ng lahat ng Pangulo na susunod sa kanya ay yung pag-unify ng bureaucracy. Ang tagumpay ng administrasyon is in teaching the people a lesson as to what not to do in running a government. Maraming leksyon. And in that sense, we have to thank them for showing how not to do it.